Nasyonalismo sa Korea. Haring Sejong. Pinunlad ang kultura sa iba't ibang larangan. Nakipaglaban at nagdeklara ng pagsasara sa mga dayuhan upang mapareserba ang kanilang kultura sa impluwensya ng mga ito. Haring Gojong. Naging emperador ng Daejeon. Pinigil ang pagpasok ng mga impluwensya ng mga dayuhan. Naging neutral sa labanang Ruso-Hapones. Ngunit sinakop ng Japan hanggang sa maging kolonya nito at dumanas ng kalupitan. Noong Marso 1919, lumaganap ang protesta laban sa Japan at libo-libong Koreano ang napatay. Bagamat bigo dito, ipinakita ng mga Koreano ang pagmamahal sa kanilang bayan. Di sila tumigil hanggang sa natalo ang Japan noong World War II at doon na nila nakamit ang kanilang kalayaan. Nasyonalismo sa Japan. Sakoku. Sakoku o closed door ang patakaran ng pagsasara ng bansa sa mga dayuhan. Ito ay isang isolationist foreign policy na ipinatupad sa Japan noong Shogunatong Tokugawa. Kasunduang Kanagawa. Ito ang kasunduang pagbubukas ng daungang Shimoda at Hakodate sa utos ni Commodore Matthew Perry. Meiji Restoration. Muling pagbabalik ng kapangyarihan sa kamay ng Emperador Mutsuhito bilang emperador. Ginawa niyang moderno ang Japan at yumakap sa impluwensya ng mga kanluranin. Ginawa niyang kabisera ng Japan ang Edo o mas kilala ngayon bilang Tokyo. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, kasama ng Italy at Germany ang Japan sa Axis Power na siyang naging dahilan kung bakit umabot sa Asia ang digmaan. Pinalaganap ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere